Magandang araw, everyone in one. Okay, so kumusta na naman kayo? Kumusta ang trabaho natin? Kumusta naman kayo rito sa Oman? Malapit na ang Pasko. May jowa na ba kayo? Joke lang po, ano? Anyway, anitong mga nakarang araw, may mga shinera kong information sa ating Facebook page about sa may mga shinera ko sa ating FB page about sa OWA benefits, kung ano nga ba yung mga benepisyong nagkakaloob nila sa ating mga OFW, ano. So lahat naman tayo ay member ng OWA once na umalis ka sa bansang Pilipinas at ikaw ay nag-abroad, automatic na member nga ng OWA kasi requirement niyan para maproseso yung papeles mo sa POEA at magkaroon ka ng mga legal papers bago ka umalis ng bansa. Isa dun sa mga shinare kong information or link is about sa scholarship. So marami yung mga nakakaalam tungkol doon. Meron din yung mga hindi nakakaalam. At meron yung nakakaalam pero hinahayaan nilang nila kasi ayaw daw nilang umasa. Ako po mismo, ano, nanghihinayang ako. Hindi natin iaabel to kasi yung OWA membership natin is only 10 riyals or $25 every 2 years. So maganda rin kung ano, alamin natin yung mga benefits na pino-provide ng OWA, no. So anyway, ngayong araw na to, isa-isahin natin at subukan nating discuss yung OWA scholarships for dependents, ano. Bali may dalawa kasi sing klase ng scholarship na pino-provide ng OWA, no. So anyway, subukan nating isa-isahin at para mabigyan kayo ng sapat na information at kaalaman tungkol dito, ano. And hopefully, ma-encourage kayo. Isa-isahin natin, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga requirements, eligibility, at saka paano mag-apply. Ano? Okay, sige, let's go. Tignan natin. So, ito yung dalawa, no? Number one is yung EDSP, o kaya Education for Development Scholarship Program. At yung pangalawa is yung OFW-DSP. OFW Dependent Scholarship Program. So, may pagkakaiba ito, ano, lalong-lalo na dun sa amount na binibigay nila at saka yung mga requirement at saka yung sino yung eligible na mag-apply dito. So, let's proceed with number one muna. Pag-usapan natin yung EDSP. So, yung EDSP ay isang scholarship grant offered to qualified beneficiaries dependent of active OWA members. So, yung mga active members, ano, who belong to the top examinees of the OWA pre-qualifying examination administered by the DOST Science Education Institute. So yan, may ano siya, examination para dun sa ano, sa mag-apply. And who intend to enroll in their chosen 4 to 5 years baccalaureate course in any preferred colleges or universities. It shall be in the form of financial assistance amounting to a maximum of 60,000 per school year. So, imagine mo, yung binabayaran mong 10 riyals o $25 per 2 years kapag na-qualify yung anak mo or kapatid mo dito, meron kang 60,000 per school year. Malaking bagay niyan, ano? The EDSP is provided only once per family of an active OWA member. The applicants must not be a recipient of any other scholarship grant. So, hindi naman pwedeng doble-doble ang mga scholarship natin, ano? Isa-isa lang. Applicants has not previously taken the EDSP qualifying exam in any post-secondary or vocation or undergraduate or college unit. So, ayan, malinaw po, ano? Napakaganda, 60,000 per school year ang binoprovide nila. So, ano naman yung eligibility? O sino naman yung mga qualified para dito, ano? So, unang-una for incoming first-year college, yung mga magka-college na. Of course, child of a member, OFW, with active membership at the time of application. So, yan, yung anak mo. At ito pa,
sibling of a single or married but childless member, OFW with active membership at the time of application. So, pwede yung kapatid mo. Of course, yung estudyante ay dapat single, grade 12 graduating student, not more than 21 years of age, at ito, general weighted average of 80% or its equivalent without failing grade. Belongs to the top 400 DOST exam passers. Yan, ano. Medyo yung dalawang huling eligibility is about ano na to. It's about academic performance ng bata. So, ito naman, yung mga second year na or nag-aaral na, no, for second to fifth year college. Of course, dapat single, not more than 30 years old, at with general average, weighted average not lower than 85 or its equivalent. So, yan, malinaw po tayo sa mga eligibility, ano. Kung meron kayong katanungan, sige, comment nyo lang dyan sa ating comment section at try nating pag-usapan. Try nating bigyan ng linaw. Kung hindi naman po, basta, bibigyan natin ng linaw. So, yung documentary requirements, ito lang siya. Of course, application form, 2 copies, meron dyan, papakita ko sa inyo. Yung form, bibigay ko na rin yung link ng form dyan sa description. 2x2 ID picture, 2 copies, birth certificate, syempre authenticated yan ng PSA. Form 137, certified true copy of Form 138, transcript of record. Certification of general weighted average of 80%. Notice from OWA Regional Welfare Office of qualifying the DOST pre-qualifying exam for EDSP. Scholarship agreement or contract. See? Kung titignan mo ito, napakahirap ano ng mga requirement. Pero sa totoo lang, lahat naman actually niyan, meron tayo mga ID, birth certificate, yung form pwede namang i-download. Ito lang yung wala, yung certification ng general weighted average. Ano, syempre, yung mga average nyo yan, sa mga school makukuha yan. Tsaka yung pre-qualifying exam sa DOST. Scholarship agreement or contract, ayan, form din yan, makukuha rin yan. Hindi naman mahirap. Kasi may nakikita ko, madami daw yung requirement, naubos na yung oras nila, hindi pa rin nila nakukuha. Wala namang kahirap-hirap dyan. Wala akong makitang mahirap dyan sa documentary requirements. Tsaka isipin natin, ano, kahit sobrang hirap pa yan, kung talagang gusto natin makapasok sa scholarship yung ating kapatid o anak, ano, gagawan natin ng paraan yan. Maano man lang yan, ano, magbigay tayo ng konting oras para secure yung mga requirement na yan. So, yung pangalawa naman, OFW Dependent Scholar Program. So, OFW DSP. The OFW DSP is an educational assistance to qualified dependents of active OWA members who intend to pursue any 4 or 5 years baccalaureate degree or associate degree in the state, college or universities. The scholarship shall be in the form of financial assistance of 20,000 per year. Scholarship program to dependent of OFW whose income is not more than 400. So ito yung ano, kung kasi yung $400, ito yung ano, the minimum or required salary ng karamihan ng ano natin, ano, household service worker. So ito pwedeng kayo rito. Kasi makikita naman yan sa contract ninyo magkano, 160 reals is nasa $400 na yon. So it's not more than $400. So you are qualified to apply for this one. So every year, a total of 1,250 scholars slots are all allocated. So 200 scholars for the slots of 10 poorest provinces, 204 scholars of 17 cities at 12 scholars each, 840 scholars for 80 provinces at 12 scholars each, 6 slots of applicants with meritorious cases, care of home office or ROCS. Yan. So yung sino yung ba yung qualified sa OFW DSP? Qualified beneficiaries. Siyempre, legal dependents of an active OWA member OFW whose monthly salary is $400 or below. Yan. Malinaw po yan. Legal dependent
refer to only one child or married or single or any one sibling of member. Oh, malinaw din po yan. Kung hindi po malinaw, screenshot nyo na lang yan at basahin nyo ulit. Qualified legal dependent must be a single and not more than 21 years old. He or she must be a high school graduate, physically, mentally, and morally fit. He or she must pass the entrance examination conducted by State College and University in our regional offices where she intends to enroll. The dependent applicant must not be a recipient of any other scholarship grant. So, ayan. Of course, bawal ang dobleng scholarship. So, each OWA active member is entitled to only one scholarship beneficiary. OFW couples who are both eligible for the program shall be entitled to only one scholarship slot. Eligible OFW dependent who are previously availees of EDSP and CMWSP are no longer qualified under the OFW-DSP. Yan, malinaw po yan. So, documentary requirement. Yan, accomplish application form, of course. By 2 ID pictures, 2 copies. Proof of relationship to OWA member. Yan, tignan nyo na lang. Birth certificate and certificate of no marriage if OFW is single. Senomar ba yan? Tawag yan. Of course, yung card ng bata, former 37, for incoming first year, or transcript of records, or certificate of grades for those already enrolled in college. Medical certificate, clearance from any DOH accredited hospital, center, or clinic. Certificate of good moral character issued by the principal guidance counselor. Accomplish original copy of scholarship agreement. Yan, madali lang naman lahat ng mga requirements actually. Walang kahirap-hirap. So, ito lang ano. Reminders lang. Other reminders. Filing of application starts every June of each school year. Yan. Dapat i-take note nyo yan. Deadline for submission of application is every first week of August of each year or as prescribed by the ROCS based on the scheduled qualifying exam conducted by DOST. Yan. An applicant must be fourth-year high school student and belongs to the graduating class at the time of the application. Application with incomplete documentary requirements will not be accepted. Application are subject for review and further verification as the documentary requirements submitted. Application approval only identifies applicants who are qualified to take the international competitive exam conducted by DOST. Examinees who belong to the top 200 passers will qualify for the scholarship. Ayan. So, yan yung mga reminders lang, no? But this apply to both scholarship. So, as always, make sure that you have gathered all necessary requirements and documents prior to your application in the nearest OWA regional office. Itong mga information na sinasabi ko sa inyo, matatagpuan online sa owa.gov.ph. Puntahan nyo lamang yung website nila at makikita nyo doon na yung mga program and services, lalong-lalo na yung educational benefits. Hindi po gawa-gawa lang tong information na sinasabay ko sa inyo, no? Ngayon, kung may mga katanungan kayo, sige, i-comment nyo lang dyan sa baba at try natin pag-usapan. Tapos yung may mga naka-experience ng mag-apply, mag-comment naman kayo, sabihin nyo yung process ng ginawa ninyo. At kung may mga time kayo, pumunta kayo sa inyong mga regional office o kaya pumunta kayo sa Polo OWA, dyan sa embassy, ano, dyan kayo magtanong. Mas marami kayong makukuha ng information. Ito, binibigyan ko lamang kayo ng guide. Ano. Kung may mga tanong kayo, post nyo na lang dyan sa ating ano, comment section. And maraming salamat sa inyong pakikinig o kaya panonood. Mag-subscribe na lang kayo, pakishare na rin ang video na to sa inyong mga kamag-anak para ma-encourage naman silang mag-apply ng scholarship. At i-share na rin to sa anak ninyo, kapatid nyo, para ma-encourage naman silang mag-aral. So, maraming salamat sa pakikinig. See you next video.